Issue po ngayon kung ano ang batayan ng good conduct ng isang bilanggo at kung papaano ba masasabing maganda nga ang ipinakitang ugali at gawain niya sa loob ng piitan. Para malinawan tayo tungkol dito, makakasama ulit natin si Attorney Gabby Concepcion. Good morning po, Attorney. Magandang umaga din, Maris. Una sa lahat, Attorney Gabby, batay sa batas, sino ba ang nagtatakda o nag-identify kung may good conduct nga ba ang isang bilanggo? Well, sa ilalim ng RA 10592, ang Director ng Bureau of Corrections, yung Chief ng Bureau of Jail Management and Penology, na siyang nagsusupervise sa lahat ng district, city, and municipal jails, at ang warden ng isang provincial district or city jail ang magbibigay ng grant allowances for good conduct. Mm-mm. Pero ano ba ang mga bagay na maaaring makaapekto sa assessment ng good conduct sa isang bilanggo? Well, of course, una dyan titingnan nila kung ano nga ba ginagawa ng isang yung prisoner, no? Although interesting na hindi naman naka-define sa ilalim ng batas natin kung ano ba talaga ang good conduct. It's not in the law, wala din siya dun sa implementing rules. Pero siguro ito ay kahit na anong ginagawa, di ba? Tulad nga ng sinabi natin, siguro kung basagulero siya or nag-uumpisa ng away, yun siguradong hindi siya good conduct. Of course, kung nahanapan ng shabu, marijuana, siguro naman ay dapat talaga makaka-apekto ito sa assessment ng good character na isang bilanggo. Di umano, ito nga ay nangyari noong 2006, although hindi natin base sa ulat, ito daw ay na-dismiss. So, kailangan nating malaman kung ano ba yung naging basihan nung report na yon. Of course, pwede nating sabihin na hindi naman kailangan magkaroon ng conviction by final judgment para ma-determine kung isang tao ay good conduct o hindi, or kung siya ay nag-violate ng ilang mga rules sa loob ng kulungan. Of course, ang isa pa dyan ay kung isa bang guilty ng heinous crime, kung ito ba ay recidivist o habitual delinquent. So, pinagtatalunan pa yan kung dapat daw ay maging sakop nga ito ng qualification for good conduct. Attorney, bakit issue itong pagiging guilty of heinous crime o hindi? Parang hindi nga dapat na siguro palayain pa ng maaga ang isang tao na talagang mukhang hindi dapat palayain dahil sobrang masama na yung ginawang krimen. Una, may heinous crime na. Pangalawa, nahulihan pa ng shabu, marijuana, drug paraphernalia sa loob ng kulungan. Ano pa ba ang issue na dapat pag-usapan pa rito? Well, issue ito dahil nga sa pagkakasulat ng batas. Yung provision kasi tungkol sa disqualification na mga guilty ng heinous crime, ito ay nasa provision lamang ukol sa credit ng preventive imprisonment, pero hindi para dun sa na-convict na. Pero ang interpretation nga ni Justice Secretary Guevara, ito daw para sa lahat, whether convicted o hindi. So, kung ikaw ay guilty of a heinous crime, hindi ka daw dapat eligible para sa good conduct deduction. At yan siguro nga ang gusto ng maraming tao, parang hindi nga naman makatarungan na makalabas siya ng maaga, lalo na't dapat nga ay siyam na reclusion perpetua ang kanyang sentensya. Pito para dun sa Gomez-Sarmenta case at dalawa noong 1999 para sa double murder ni Nelson Enrickson Peñalosa. Oo nga. Bakit ito yung gustong malaman ng maraming tao? Bakit 40 taon lang ang ginawang basehan ng GCTA sa kabila ng 9 lifetime imprisonment na ipinataw kay Sanchez? Paano magiging simultaneous talaga yung pag-serve ng sentence kahit na magkaiba yung kaso na kanyang kailangang iserve yung medyo sanctions? Medyo ganun nga, no? Although kung tutuusin mo kasi hindi naman pwedeng maging successive kasi isa lang naman ang lifetime mo, di ba? So kung siyam na reclusion perpetua, there's no way that you can really serve it successively kasi isa lang naman yon. Pero, di ba, meron din kasing provision na Article 17 ng Revised Penal Code na nagsasabing kung ang convict ay maraming penalty, merong ina-apply, well, ito yung tinatawag ng threefold rule, no? Yung pinakamabigat na penalty times 3, yun na ang pinakamahaba na isa-serve na sentence. But in any case, hindi talaga lalampas ng 40 years. So, strictly speaking, ang suma total niyan, 40 taon ang pinakamahabang panahon na maaari talaga manatili sa jail. Unless makalaya na kayo at gumawa pa ulit ng krimen, pasok na ulit kayo sa bilibid. Pero ang sinasabi nga nila, Duralex Selex, the law is harsh, but that's the law. Pero actually, sa kasong to, mukhang mapagbigay ang batas, pero wala po tayong magagawa. Kahit na hindi po tayo sang-ayon, yun pa rin ang batas. Nako, abangan natin yung magiging susunod na development dyan sa kasong yan. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din.